Hi, sa mga viewers ng The Backpack Couple at more power sa channel ninyo. Hello sa The Backpack Couple dyan. How are you guys? Supportan nyo to lagi. God bless. Hope to see you soon, ha? Okay, meron po ba kayong mga katanungan tungkol ito? And binabasa ko po yung ibang comments, ano? Okay. So parang malinaw naman ho, ano? Uulitin ko po sa pangatlong pagkakataon para lang pong malinaw na malinaw. Yung DSWD Social Amelioration Program, 93,000 po yung nasa final approved na listahan nila. 93,000. Ang nangailangan sa Pasig, more than 200,000. So yung hindi po mabibigyan sa DSWD SAP, magkakaroon po tayo ng Pasig Supplemental SAP mula sa budget ng lokal na pamahalaan. Hindi natin kaya yung buong halaga ng mabibigay ng DSWD doon sa 93,000 families, pero bibigay po natin kung ano yung pinakamalaking kaya ng city sa ngayon. Sa ngayon po, hindi pa final, pero nasa 8,000 pesos yung nakikita natin na kaya nating ibigay sa lahat ng pamilya na nangangailangan. Hindi po tayo mamimili. Okay, so basta wala po sa listahan ng DSWD SAP, wala sa listahan ng national, hingi po tayo ng tulong sa mga barangay, wala pong palakasan yan kasi lahat bibigyan. Okay? Pero gusto ko lang po sabihin, ngayon ko na rin po sasabihin na hindi po ganun kadali itong programa na ito. Isipin niyo po gano'ng maraming households yan na kailangan isa-isahin natin. Umaasa po ako sa tulong ng barangay. Bukas po, Lunes ng hapon, meron po kaming meeting sa mga kapitan at mga barangay officials para pag-usapan po yung mga detalye ng paano natin i-distribute ito sa mga pamilya Pasigenyo. Okay. So may nagsabi, kahit 4K lang daw, o sige 4K para sa kanya. Hindi, pero sa ngayon po, nung inaaral ko yung cash position natin nung isang araw hanggang kahapon, nakita ko po na kaya natin yung 8,000 eh. Magsasakripisyo tayo, maghihigpit tayo ng sinturon. May mga ibang proyekto na ika-cancel muna natin. Yung mga, ano eh, talagang wala tayong choice. Dahil ayaw po nating magutom yung mga kababayan natin. Hindi ganun kadali yung sitwasyon natin, ano, lalo na yung mga nawalan ng trabaho, mga hindi nakakapagtrabaho sa ngayon. Pero alam naman natin kung ba't natin kailangan ganito eh. Buhay ang pinag-uusapan natin eh. Hindi tayo mag-community quarantine, mas marami pong mamamatay. May nagtanong po tungkol dun sa food coupons. Liit naman font mo ron. Nagtatanong, priorities po ba all senior citizen? All Pasigenyos ho ay priority natin. So per household, per family. Kung sino po nangailan. Pero ito po, pakiusap ko. Kasi alam po may mga nanonood din na may kaya naman. Nakatira sa alam niyo na yung sinasabi ko, yung may savings ba naman, huwag na po kayong kumuha dun sa kahit sa PS SAP natin. Eh kami, hindi naman namin che-check yung bank account. Basta pag sinabi, lahat bibigyan. Pero, ano, yung iba, magkusahan. Yung baga, kung kaya nyo naman, huwag na po tayo makihati dun sa dapat mapupunta sa talagang nangailangan. Hindi po ito Christmas gift eh. Ito po tulong para dun sa mga nagugutom o magugutom. Ngayon po, yung listahan na ito, muli po, ihingi tayo sa barangay, ano, para pagbaba. Kasi, alam nyo, nung pamas kong handog, ito po, sabi nga nila, real talk lang. Nung pamas kong handog, maraming, hindi naman marami, pero may ilan na, hindi ko alam, may mga manluloko eh.
may mga mandurugas, may mga iba, dalawang pamilya yung sa loob. Sinabi nila, lima yung pamilya, lima yung kinuha nilang bag ng pamaskong handog. Nung pamaskong handog, sabi ko, una, Pasko naman, marami tayong, gusto lang natin, tapusin talaga yung pamaskong handog. Meron po tayong mga, aminin ko, may mga hinayaan na lang tayo ng panahon na yun. Pero ito po, panahon ng krisis. Hindi po ako papayag. Pag minahuli po tayong nanluloko, may mandurugas, isang pamilya lang nag-declare na dalawang pamilya, kakasuhan ko po, sisiguraduhin ko pong makukulong yung mga gagawa nun. Panahon po ng krisis ngayon. Huwag tayo manamantala ng kapwa natin. Okay? So again, 93,000 families, kasama po yan sa tulong ng barangay, bababaan po. Hindi po, wala na po may discretion nun. Yung mga iba kasi nagsasuggest, yung 93,000, 16,000 pesos makukuha sa loob ng dalawang buwan. Ba't hindi na lang hatiin, gawin 8,000 lang makukuha, tapos dalawang pamilya makakakuha. O di, doble mo yung 93,000 families. Kung ako po yung magdedesisyon, ganun po yung gagawin ko. Pero ito po, dahil programa po ng national, hindi po pondo ng lokal ito, pondo po ng national. So kung ano po yung sabihin nila sa programa nila, yun po yung mangyayari. Bahwa wala po tayong discretion, wala po akong kapangyarihan bilang mayor na sabihin, oy, hatiin po natin ito. Yung 8,000 gawin natin, yung 16,000 gawin natin, tig 8,000. Hindi ko po pwede gawin yun. Oh, yung nagtatanong sa Ortigas Extension, saan sa Ortigas Extension? Okay. So, ayan po. Ano? So, sana malinaw po yung sa DSWSAP natin. Sayang ho, hindi natin natapos yung survey in city. Ito kung natapos sana natin yung survey na ngayon, ngayon dapat Marso nagsimula yun eh. Di sana kung natapos muna yung survey, yung pang part 2 yun ng pamaskong handog survey eh. E di sana alam natin eksakto kung saan yung mga tao, sakto sana yung datos natin. Alam natin saan yung middle class, saan yung lower middle class. Bawat pamilya, kaya sana natin identify, naka-computerize po yan. Yun na yung programa natin nun. Kaso, na-discarril dahil dito sa COVID-19 na to. But still, we will do the best that we can. Yung food coupons naman, yun ba yung tawag natin? Food coupons. Ang target po natin dito, mga public school students, yung mga mag-aaral natin sa pampublikong paaralan. Bakit? Gusto natin iwasan yung stunting, malnutrition ng ating mga mag-aaral. Sila po yung kinabukasan ng ating lungsod. Sila po yung kinabukasan ng ating bayan. Kaya may hiwalay na programa po tayo para sa pampublikong mag-aaral natin, public school students natin. Okay, so, hindi po tayo pinayagan na gamitin yung pasilidad ng school mismo. Hindi po tayo napayagan ng DepEd. Kaya po na-delay ng konti. Ano? Pero yung coupons kasi, ready na siya eh. Yun yung nag-post ako ng picture dati, nagugupit kami. Yun. Ano? Yung coupons natin. Para sa public school students po natin. Ayaw po natin na hindi sila nakakain ng tama. So 400 pesos per public school student, kukunin po yan ng magulang o ng kahit sino representative, guardian, basta dala lang po yung ID. So 400 pesos, at least pandagdag lang po. Pambili ng gatas, pambili ng gulay para masustansya yung kinakain ng mga bata. So, binabasa ko din yung comments, ano, try ko rin, at least malaman ko yung ibang, siyempre sa panahon ngayon, hindi ko naman napupuntahan lahat. Although nag-iikot pa rin ako ng konti, buti na rin ang mag-ingat. Muli po, stay at home po tayo. Pag nagtatanong po tungkol sa... Yes, tama naman po. I-verify po talaga ng barangay officials. Pero at least, kahit pa paano, yung listahan natin sa pamaskong handog, hindi tayo starting from zero. Hindi tayo nagsisimula sa wala talagang listahan.
Yung pamaskong handog listing, hindi po yan perfecto. Pero muli po, sa lahat ng programa ng city, sa lahat ng programa ko, never tayo namili na, o ito, butante lang, bibigyan. Hindi po, basta nakatira sa Pasig, bibigyan po. Huli po, magbibigay lang po ako ng update sa mga ibang medical intervention po natin or medical, yung mga pasilidad natin pang medical. So, ang approach po natin dito ay holistic eh. Nakita po natin yung sa Valenzuela, di po na, nagsimula na rin sila dun sa testing, mas aggressive na testing. Medical city yung kausap nila. Tayo rin, medical city rin yung kausap natin para sa testing. Ano? So meron tayong testing sa RITM, meron din po tayong testing sa medical city. Para lahat po ng PUI and eventually, pati yung mga PUM, although nag-iba yata ng terminology ngayon, ano, yung mga suspected or probable suspected or para lahat talaga matest natin. Kasi nakita natin, mapa-South Korea man o sa ibang bansa, yung nagpa-flatten ng curve o yung napapabagal yung pagkalat ng COVID-19 ay yung mga agresibo sa pagtetest para sa virus na ito. So, ito po. Nagtetest naman tayo, ano, pero tingin ko kulang yun eh. Kailangan talaga yung gagawin natin, abutan lang tayo ng Holy Week eh. No? So, yung mga pipirma yata ng MOA, wala doon nakaraan. Pero